she nothing like them other types. She likes, yeah. His lines so smooth you could cut him with a butter knife. So it's message on message, bending her presence like heaven, hoping that she'll feel the same. Strong 10, light 11, blessing my retina's getting excited to call you babe. Fresh to death, but I feel alive. I send a text to some girl online. So yeah, good morning. It's a beautiful morning here in Japan. Stops 30 minutes. Pero pag kunyari local yun, lahat dadaanan niya. Siguro mga 20 stops yun meron. May mga ibang trains na hindi nagsistop sa lahat ng station. So make sure babasahin nila yung may parang signage dun sa labas ng train kung anong klaseng train siya. Eh no, tapos sasabihin naman ng Google Maps sa'yo kung ano yung sasakyan mo para pinakamabilis. Oo. Oh, merong semi-express, local. Limited express, rapid express. Galing no? Ito mo yung ano nila, yung train system nila, sobrang efficient. Merong train na pag gusto mo sobrang layo, tapos hindi siya magsa-stop. Meron din yung train na pang local. Pag local guys, yun yung mabagal. Kasi lahat na daanan nun eh, pang malapitan, lahat ng stops. Lalo kapag ka malalayo yung pupuntahan, di ba? Mm-hmm. Mas okay na yung konti lang yung stops ang sasakyan nyo. Pag malapit lang okay lang ata, any. Kunyari same line, any na makakuha mo pwede. Parang kahapon, napansin mo, yung mga bus na sinakyan natin, bye-bye number. Kaya merong nasabihin sa maps, ganito yung sasakyan mo, optimize to. Pero hindi ko sure ba't hindi sakto yung mga bus nila. Minsan hindi mo pansin mo hindi dumaan yung bus kahapon. Oo. Or baka earlier siya, hindi natin masabi. Finally here at Nara Station. Yes. So bago namin gawin yung buong itinerary namin for today, magko-coffee muna kami kasi para magkaroon ng energy tsaka mawala yung antok. Wow, ang lamig. Ano, kaya pa ng outfit check? Ilalaban natin ang outfit natin for today's video. For today's video, outfit check? For the vlog. Nilalamig yung tenga ko. Mas malamig pagka humahangin. Parang may fun run. Hindi sila naka-jacket. Ay! Ayoko nga, bakit hindi sila naka-jacket? Wala ata sa kanila yan, basic. Hindi kasi pag siguro tumatakbo ng tumatakbo, hindi nila naramdaman. May ganung chance nga. Kasi nag-heat yung body nila. Ito, nagbubukas sila 9 a.m. Ang cute nung alley nila oh. Oo nga, ang ganda. Ang ganda. Dito na lang kami sa may Rocco May Coffee. Since ito na yung una naming nadaanan. Let's go! We're here at Rocco May Coffee. It's just near Nara Station. As in, paglabas mo lang ng Nara Station sa may exit 4, mga 1 to 2 minutes walk lang siya. Tapos, nakita naman namin sa Google na sobrang dami niyang reviews and mataas yung ratings niya. Maganda, maganda yung ano niya, interior. So simple. Minimalist.
Since it's our fourth day here in Japan, tomorrow naman, mag-universal kami. So most probably, cashless doon. Kailangan na namin gamit-gamitin yung mga coins and mga cash namin dito. Kasi ayaw na namin mag-uwi ng cash or ng yen sa Pilipinas. Total na bill namin is 1,430 yen. Kaya din sila mga latte pag hindi kayo mahilig sa black coffee. For sure, masarap yung latte for the normal person. Kasi yung beans pa lang nila sa black, masarap eh. Pero hindi siya yung guys, hindi siya yung normal na sobrang tamis, hindi siya yung normal na sobrang bulbud ng tamis yung sugar. Pero kung ganun yung gusto nyo, pwede yun, pwede nilagyan ng sugar. Pero masarap siya na masarap siya kahit ganito lang. Wow. Grabe sila yung mga nakrosan. Grabe. Tapos crispy yung labas. Nara, ang first stop natin is the Sarusawa Pond. So it's a 15 to 30 minutes walk, no? Parang 15 minutes. 15 minutes walk from the Nara station. Pwede kayo mag-ikot-ikot, picture-picture. Pero wala naman activities na magagawa dito sa pond. Lakad-lakad lang. Morning walk, ganon. Let's go! So, bago kayo makarating doon, ito, lalakad muna kayo dito sa stairs. Hindi naman siya ganun kataas. Konting steps lang. Wow! Grabe pa ng castle ng king or emperor. Alam mo yung is palabas, tapos biglang nagagalan mo yung kalbagyo. Mga nagmamarch. Alam mo yung dalimang emperor. Yeah. Alam mo yung yung kunyari yung pag-ano dito, tapos parang may mga ano. May mga gathering or events. Oo, or yung mga soldiers. Alam mo yung dyan yung army, tapos parang magsasalita yung king. Yeah. Parang, ito yung may announcement. Natin, general. Pero ito to restricted area. So hanggang dito ka lang sa may gate. Parang K-drama feels. Saling outfit ko. So, kakatapos lang namin sa Kofukuji Temple. Halos lahat ng itinerary namin, like I've mentioned kanina, puro walking distance lang. Sarap dito, no? Fresco, relaxing, kalmado. Ay, ito, kainan. Mukhang mamahalin yung place. Ano mo naman yung restaurant niya? Parang temple eh. Baka mabusog ako pag bago pa tayo pumasok. Yes, hanap tayo ng mura lang. Alam mo parang may reservation? Parang ganun yung kailangan.
Alam mo yung mga kung saan nagaganap yung mga business meeting, parang ganun yung vibes ganun, niya. Tapos tassel yung parang ano yun. Oo, yung harap. Later on, magpapakain tayo ng ano, ng mga deer. But first, kami munang kakain. Kahapon pa siya nagkikrave ng gyukatsu. Eh, no. Hindi kami makahanap. Mami ani narapak. Gutom ng kuya. Pro tip to ha, hindi ako nagjo-joke ha. Pero parang joke yung sasabihin ko. Baka matawa kayo. Pagka meron kang hindi alam sabihin, try niyong sabihin in a Japanese way. Kunyari, computer. Sabihin, computer! Minsan kasi meron yung mga Japanese word na walang Japanese. English siya na parang ginawang Japanese. May ganun. Kapag di ka alam, try mong sabihin na lang ng medyo Japanese. Japanese way. Pero dapat yung ano, confident na Japanese. Kumbeta! Ito number one sample. Ito legit ha. Bibili tayo ramen box. Nung tinanslate ko sa Google, alam mo na anong sabi sa Google? Ramen box. Box? Ramen box. Sabi ko, eh ba't di na lang yung sinabi ko? Ganun din naman. Ramen box. So, may nakita kami na kainan dito sa Maynara Park. Yan siyang gyukatsu. We'll let you know kung masarap pa siya. So, taas o, pwede kang pumunta. Sightseeing. And also, meron din mga kimono rentals. So I ordered sirloin, gyukatsu, and then wagyu gyukatsu. So ito guys, yung mga proper way to eat gyukatsu. Sabi niya. Hindi siya yung nagdidikit-dikit. Wow. Sobrang sarap. Ang lambot ng meat. So, ang sarap ng wasabi. Wala akong masabi. Poached egg. Wow. Let's try it. Wow. Sobrang lambot ng sirloin. Ngayon naman natin yung beef tongue. Gabi kahit makarami ako ng wasabi, hindi siya yung ano, masakit sa ilong na lasa. Yung texture niya, parang rough, pero chewy. Pero malambot din. Ano na tenderloin? Baka umapaw, so dito na lang. Medyo mas matigas lang siya ng konti. Chocolate. Ito naman chocolate. Try natin ang salt and pepper lo. Lambot niya. Soft din yung chocolate. Actually, parang hindi ko siya ma-distinguish siya ano, sa sirloin. Parang almost same lang sila. A few moments later. Hindi naman masarap. Hindi siya masarap, guys. Naubos yung rice. As in. Naubos yung rice. Naubos ko pa yung rice.
Maliit pa sana yung o-orderin ko. Mabibitin pala ako. Malaki na order ko. Wala na, magic. Wala pang ilang minuto. Taob, pati miso soup. Sobrang sarap, guys. If you're looking for a place to eat here, near Nara, Nara Park, this is the place to be. Must try it. Must try it on nila. The best. So guys, kakatapos lang namin kumain dito sa may Gyukatsu, Katsugyu. Binaliktadan yung pangalan niya, so hindi kayo mahihirapan na i-memorize siya. Sobrang sarap ng food, guys. First time ko lang makatry actually ng Gyukatsu. And grabe, parang gusto ko na din mag-dinner dito mamaya. Ganun siya kasarap. May tip. Di ba yung small nila, 1,590. Tapos pag yung large, mag-add ka lang ng 400. Bali, dodoble yung meat. Instead of one meat, maging dalawang meat. So pag, kunyari, gusto yung ano, gusto yung share kayo, pwede kayo mag, tapos meron choice dun, di ba, large yung rice. Pwede kayo mag-share. Medium. Kunyari, hindi kayo sobrang gutom, pwede kayo mag-large 2,000 yen lang. 2,000 yen, ano na yun, sirloin, dalawang piraso, tapos large rice. So ngayon, after namin mag-lunch, ano next natin? Nara Park na ba? Nara Park na tayo, deer hunting. Mag-feed na tayo ng mga deer dahil na-feed na kami. 1 p.m. Tignan nyo naman yung weather. Hindi tirik ang araw. Sobrang gloomy. Tapos, ang lamig. Ganun. Ang sarap mamasyal. Ang sarap maglakad-lakad sa park pag ganiting weather. So, we're on the hunt for the deers. But first, bili tayo ng iba pakain sa kanila. So, mayroon mga biscuit dito na pwede ipakain sa deers. For 200 yen. So ito guys, yung instruction when feeding the deer. So, sa lukuyan namin hinahanap yung mga deers. Hindi namin ibig sabihin makita. Medyo mahirap lang makipag-communicate or magtanong-tanong dito ng konti kasi hindi man sila nakakaintindi masyado ng English. So kailangan namin ng translator. So hindi namin matanong yung exact direction and hindi rin namin maintindihan yung tinuturo nila na direction. So medyo maglalakad-lakad lang kami. And then titignan namin kung may makita kami na deer. So baka doon na malapit din sa area. Ay, may ice cream oh. Ito. Sama ng ice cream. Mag-ice cream lang kami. Ang init eh. Wow! Ito, may mga deers na. Pero parang ang konti nila. Baka may area pa na mas marami. Let's see. Ang sarap pala niya kahit malamig. Hindi siya matamis. Pero parang yun dito yung mga nasa vlog. Hindi itong area. Kasi wala akong nakitang ganyan na parang ano ba yan, mall. Pero sabi all around naman daw yung mga deer. Nakikita mo siya everywhere. So let's see, let's feed them. Ang cute. Wala, yan na, hinabol na sila. Uy. Ayaw niya kumain, wala siyang gana. Suplada. May ibang deer na choosy. Ayaw nilang kainin yung biscuit. Baka nagsawa na sila. Wala silang ginawa kasi dito whole day silang kumakain. Puro biscuit. Pinapakain sila ng tao puro biscuit. Ah, oh, okay. Ice cream! Ice cream! Come! Wow! Feed the deer. Eh! Nagulat.
Hi! Hi! No? No, no? Ice cream? Don't like? Tama. Selfie tayo, be. Be. Pagka hindi namin to naubos na biskwit, kami kakain nito. Yung isang ganito na 200 yen, ilang piraso to? Siguro mga 10. Ay! Umihi siya! Bastos ka! Umihi pala. Ang dami poops na nakakalat. Pero tuyo naman. Pakain ka ng deer. Kinain niya. Pero parang busog na siya. Bundat na siya. Kakakain. Ay! Bow. Gagi ko siya. So, may ibang deers na may ano. Anong tawag yung sa ano? May ibang deers na wala namang ano. Yung sungay. Babae. Pag ganyan, lalaki. Yan. So, tinatanggal nila. Iba-iba yata yung lasa ng biscuit dito. May ibang deer gusto nila yung lasa ng biscuit. Naamoy nila, tapos kakainin nila. Pero pag iba ayaw nila. Oo. Bow. No bow? Ay! Ayaw mag-bow? Say bow! Hey! No bow? Sabi niya, bala ka sa buhay mo. Busog yung mga pigeon dito. So kung di kainin ng deer, kinakain naman ng mga pigeon. Okay lang din. So, we're done feeding the deer. So, how was your experience?
Ang astig nung, cute nila. Parang nagpapakain lang ng ano, ng pet. Tapos sobrang calm lang naman nila. Hindi sila sobrang aggressive. I think naging aggressive lang sila pagka wala masyadong food or wala masyadong nagpapakain. Pero since sobrang daming tao and dami din nagpapakain, busog na busog na sila. So hindi sila magiging aggressive na habulin ka for food. Kasi yung mga tao pa yung mismong lalapit dun sa deer para pakainin sila. Wow! 2:30 pa lang guys, pero ang dilim na. I'm not sure kung uulan ba or ganito talaga kadilim sa kanila. Ganda na naglalagos na siya. So after natin guys sa Nara Park, we're now heading to Nakata Nidu to buy the famous mochi. Let's go! I hope pwede siyang tumagal para pwede kami makauwi ng pasalubong. Oh my god, from here ang daming tao. Natatanaw ko na. Yan guys, so yung nakikita niyong maraming tao na yan, yan yung pila dun sa may mochi or yung mga tumitingin sa may mochi. Ito para sa mga masasamaang ugali. Maldita maldito. Diba? Tara, pasok tayo dyan. Ay. So guys, yung Nakata Nidu is famous for their mochi pounding called Mochisuki. Sobrang daming tao na niya sa hapon. Especially, ano pa, weekend. So guys, yung Mochisuki is held na hindi ano yung oras niya. Parang depende yata kapag ka naubos yung mochi na sinaserve nila, saka ulit sila magpa-pound. Tsaka depende kung gano'ng karami yung tourist or gano'ng karami yung bumibili. We're lucky if may mapanood tayo ngayon na nagpa-pound. Yung most likely, wala kasi nakita ko yung doon meron pa yung marami pa. Oo. Kasi may tapos na mag-pound kanina. Meron sila na per set na, na mabibili. Meron din na per piece. So yung per piece niya, ayun, kung makikita nyo, is 150 yen. Tapos kung yung ano naman, per box, I think 6 pieces yata yun, yung 450 yen. Or hindi? 3 pieces yung 450. 3 pieces yung 450. Wow. Pili kaya tayo. Tara, pila tayo. Yung tingi isa lang. Yung tingi isa lang yata yung ano, may sipila. Ayun, no? Parang ito. Tignan mo, kaabot lang niya sa akin, parang natutunaw na siya. Sobrang lambot niya, parang marshmallow. Wow. Sarap. Medyo mainit pa siya. Gusto ko sana bumili ng take-out or yung maramihan. Kaso, ang haba ng pila. Tatry ko siguro mamaya. So, kung gusto nyo muna na itry or tikman, pwedeng isa-isang piece. Tapos, pag nagustuhan nyo, pwede kayong bumili ng maramihan. Pero for sure. Pero for sure, mapapauwi kayo na marami. Go. Is it good or is it good? Ang gusto ko sa kanya, real talk lang ah, hindi dumidikit sa ngipin. Yeah. Mm. Kahit hindi kayo mahilig sa mochi guys, you should try this. Baka magbago isip niyo. You have the last bite ah. Huh? I'll give you the last bite. Messy na. It's good. So, bumili ako ng 3 pieces, guys, kasi kailangan i-consume mo siya or kainin mo siya within the day. So, one day lang daw siya. Hindi pwedeng. Oh, hindi pwedeng pangpasalubong. Sayang naman. Sorry sa mga pamilya ko. Mga ka-work ko na hindi mabibigyan ng mochi. Ikakain ko na lang kayo. Bakit? Bakit?
Kasi pag tumagal yan, naniligas. Tapos, tapos hindi na siya good i-consume pagka ano. Kaya ang dapat... It's best to eat na agad-agad today. Yeah, diba? I have something for dinner! And guys, so 3 PM pa lang. And we're already done with our itinerary here in Nara. So guys, kung meron kayong masasuggest na mga places to eat or mga must visit na places here in Nara other than dun sa mga napuntahan namin, comment it down below para at least makita ng other viewers. And also, para rin sa next namin na punta, di ba? Meron na kaming idea na pupuntahan. Next, yung next stop natin. Kasi I believe hindi mo talaga matatapos lahat eh. I mean, hindi mo pupuntahan lahat with one go or ano. Kapon nga, spinidra namin yung Kyoto eh. Pero kung pag ano, kung mas marami kaming araw, mas marami kaming time, baka marami rin kaming napuntahan. So today was a very relaxing yet fun experience. Thank you guys for coming with us and I hope nag-enjoy kayo sa ating Nara trip. Please don't forget to subscribe and follow me on my social media accounts for daily updates. And I'll see you guys on my next video. Bye! Ano guys, ayoko na.